Hi everyone, it's Av. For today's video, I will be creating this look. So, yung ginamit ko guys na makeup products to achieve this look ay from Miniso. So, ayun lang guys, ayan siya. Very parang sobrang simple lang niya. And guys, yung mga makeup ng Miniso, sobrang affordable lang niya. And parang first impressions na din to guys, kasi first time kong gagamit or tatry ng Miniso, itong mga Miniso makeup na to. Nakatry na ako ng pangkilay sa kanila, pero isa lang siya. And yung gagamitin ko ngayon ay mga first time ko silang itry. So, yeah. So, if you guys wanna know how I did this look and kung ano yung mga makeup products na ginamit ko from Miniso, just keep on watching. So, okay guys, first na gagamitin ko ngayon ay itong kanilang Hydralyte Foundation in the shade LR1. So, ito guys, pinakita ko to sa haul ko. Actually, lahat ng mga makeup na to kasali to sa aking haul. And wala ako guys, primer, kasi hindi ako nagpa-primer. So, hindi na din ako bumili doon ng primer kasi feeling ko, pag bumili naman ako doon, hindi ko naman din siya gagamitin. So, sayang ang aking pera. So, let's see. Maputi ito sa akin, guys. Kasi yung sumunod na shade dito, yung LR2, hindi ko na siya shade. Parang medyo ma-orange na siya. So, ayoko namang ganun yung ilagay ko sa aking mukha. So, ayan. Medyo ma-pink siya. So, ayan o. I-try natin siyang i-blend guys using my fingers dito sa side na to and then sa right side using my makeup sponge. So, basahin ko muna guys yung claims nito kahit mukha ko syunga. Soft and comfortable texture with outstanding skin affinity, rendering a natural and long-lasting complexion. So okay guys, i-blend ko muna siya using my fingers. Super light lang. Actually, parang hindi siya foundation. Parang siyang BB cream. Nandito pa din yung aking mga dark spots. Ayan o, medyo maputi siya sa akin. Pero, feeling ko naman, mag-aano naman to. Magiging okay din to guys, wag kayong mag-alala. Kasi, mag-contour tayo mamaya or bronzer. So, pag maputi yung foundation mo, kailangan mo lang mag-bronze para ma-warm up yung iyong look. Dahil dyan guys, hindi naman siya nakapag-cover ng maayos kasi minsan yung reason kung bakit fingers yung ginagamit para mas maganda yung coverage niya. So, wala naman siyang na-cover na kung ano man sa mukha ko kaya sponge na lang yung gagamitin ko. So, maglalagay din ako guys sa aking neck para pantay yung aking face and neck. Importante din guys ang lalagay sa neck para hindi tayo mukhang lumulutang na ulo. So, ngayon guys, since wala tayong concealer from them, I will be using my The Same tip concealer in the shade 1.5. So, konti lang guys yung ilalagay ko kasi full coverage to and a little goes a long way with this product. Matte loose setting powder nila in the shade Ivory. Meron siyang kasamang puff. Yung kanyang lalagyan, parang katulad lang mismo ng mga typical na loose setting powder, katulad ng Nichido, ng Coty Airspun. Hindi ako guys naglagay sa ibang areas, dun ko na lang ifinocus sa areas kung saan ako nag-conceal kasi dry skin ako guys. So kung oily kayo, I suggest buong face, lagyan nyo. So, medyo maputi siya guys sa camera, pero in person, sobrang pantay lang niya. As in pantay lang, nagpapantay na siya kasi nag-o-oxidize na siya unti-unti. So, ngayon guys, magkikilay na ako. Gagamitin ko tong 3-in-1 eyebrow pencil, eyebrow powder, plus eyebrow gel. Ayan siya. Gagamitin ko na lang yung kanilang pencil. Ang malungkot lang dito guys, wala siyang spoolie. Kasi meron siyang spoolie dito, kaso eyebrow gel siya. Yung eyebrow gel, meron siyang shade. So, kung yun yung gagamitin kong spoolie, iitim lang ng iitim yung aking eyebrow, so kakapal yung itsura niya. Kaya yung gagamitin nating spoolie ay itong from Miniso din, itong automatic eyebrow pencil. Parang medyo maitim na siya, kaya gagamitin ko na itong spoolie. Ngayon, gagamitin naman natin yung eyebrow powder
nakasama dito sa 3-in-1 nilang pangkilay. So, ito yung kanyang eyebrow powder. Itutwist mo lang siya, and then meron siyang applicator, and then meron, nandoon yung eyebrow product. So, kailangan mong i-dip siya na ganyan para makuha mo yung product, para mag-transfer siya sa applicator. So, ayan, ganyan natin. In fairness guys, sa pangkilay nila, nung ginamit ko yung eyebrow pencil nila, and then ngayong naglalagay na ako ng eyebrow powder, mas gumanda yung yung kinalabasan ng kilay ko. So next guys, itry natin gamitin itong kanilang eyebrow gel. Wag lang sanang pumangit kasi okay nang itsura ng kilay ko ngayon. Satisfied na ako sa kilay ko, pero sige. So sana lang maging maganda ang kalabasan ni Tay. Kaya konti-konti lang. Ngayon lang ako nakapagkilay ng alinis-linis niyang tingnan. Parang super groomed siya. Yun yung itsura ng kinalabasan niya. Ang ganda niya. So, ito yung Tone Correcting Pressed Powder in the shade MR1. Meron silang two shades, MR1 and MR2. Yung kinuha ko ay MR1. Yung kanyang expiration date ay 6 months after opening the product. So, meron siyang, ano dito, may mirror siya dito and meron siyang sponge. Gagamitin ko tong brush from Miniso and ito yung kanilang sculpting brush. Nahihirapan lang talaga ako guys sa mga ganitong lalagyan. Dapat nandito na lang yung mirror instead dito sa loob na to kasi ang hirap kaya na parang kailangan mo siyang ganyanin kasi babalik mo. Then pag kukuha ka ng product, ididip mo ulit dito, diba? Medyo mahirap siya. Pag masyadong harsh, i-blend ko lang siya. Gamit ko din tong blush brush from Miniso din. So, yung contour guys, maganda siya. Buildable yung pigment niya. Hindi siya yung one dip ng brush yung paglagay mo sa face mo. Sobrang boom na agad. So, nasa iyo yung kung gusto mo kung gano'n So, pwede ka mag-reapply na mag-reapply hanggang ma-achieve mo yung gusto mo pigment ng iyong contour. So, ayun. So, ayun guys. Ngayon naman, nag-blush na tayo. So, first time kong gagamit ng gantong blush. Liquid siya. So, ito yung Smile Longwear. My Longwear Liquid Blush in the shade Orange. So, binanggit ko sa haul ko na yung shade niyang orange ay shade name lang niya. Kasi, pag binuksan mo siya, hindi siya color orange. And ito guys, sobrang bango niya as in. So, kung hindi kayo mahilig dun sa strong yung amoy ng product or ng makeup, hindi ko mare-recommend to sa inyo. Kasi yung amoy niya, amoy talaga siyang pabango na parang gusto mo siyang ilahid sa katawan mo kasi ang bango niya. And ayun, pero sa akin, hindi naman ako maarte pagdating sa ganun. Kung walang amoy or may amoy, okay lang sa akin. Hanggat hindi nakakahilo yung amoy niya. Kasi yung amoy naman ito, parang ang pabango ng lalaki yung amoy niya. So, ayan siya guys. Kiniklaim dito na magbibigay siya ng radiance sa cheeks mo. So, tama na ang dada. So, blend lang natin. Ang cute! Maganda siya! Maglagay tayo ng konti sa chin para mukhang tisay effect galern. Ang ganda niya guys, parang ito ata ang magiging favorite kong tinaray. So ayan guys yung itsura niya. Gagamitin natin tong kanilang beauty stick highlighter. So ayan yung itsura niya and yung packaging niya ay parang yung sa Instant Age Rewind na concealer. Meron siyang cushion dito and para lumabas yung product, kailangan mo siyang i-twist. And then ayun, nalagay na natin siya kasi malulobat na. Avoid gliding kasi matatanggal yung base. Blend natin using my makeup sponge. Parang wala nangyayari. Nawawala siya. Ewan ko kung nahihigop ng sponge. So, itry ko gamit ang kamay. Ay. Parang wala lang. Kita nyo, parang walang nangyari. Walang glow up na nangyari. Parang hindi siya nag-glow. Hindi siya nagbigay ng highlight. Ewan ko, siguro ito. Pero feeling ko kasi basa lang siya eh. Parang wala siyang binibigay na kinang. Hindi siya yung highlighter na hinahanap mo talaga na parang
alam mong may highlighter ka. Yung binibigay niya, guys, ay very natural lang. And ako ko parang gusto ko magdagdag pa. Para kasing kulang siya. Pero pag natapatan siya ng liwanag, ayan, kita niya parang may mantika-mantika dyan. So, kung meron dyan sa inyo na meron dry skin type, alam ko makaka-relate kayo dun sa tuyot na tuyot yung mukha na parang kulang ng oil, na parang super dehydrated ng face. Hindi mo mukhang hydrated yung face and healthy looking yung skin. Balik tayo dito sa blush and gagamitin ko siya as my eyeshadow. So ayan guys, nalagay ko na sa aking lips pero hindi pala siya nagre-record kanina. Ito siya, itong Flawless Velvet Liquid Lipstick in the shade Faded Rose. Hindi siya drying sa lips kasi velvet siya and medyo oily lang siya guys. Kaya feeling ko hindi to long lasting pero okay na yun kasi mura lang naman yung kanilang liquid lipstick. So yeah. So that's it for today's video guys. Don't forget to give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already. Follow me on my Instagram account and on my Facebook page, Angelica Faith. And I will see you guys on my next one. Bye!